nagtatanong kung bakit nga ba daw may mga taong sumusuko. Ang pagsuko ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi na kayang ipaglaban. May mga tao rin na nagtitiis sapagkat sa tingin nila, this person still needs a second chance. Pero hindi pala sa lahat ng panahon nabibigyan ng pangalawang tsansa ang pag-ibig at ang isang tao. Dahil may mga bagay na kahit gaano natin tiniis dahil sa sobrang mahal pa natin. Sadyang ang panahon mismo yung magsasabi na hindi na po pwede dahil pag pinagpatuloy mo, ikaw lang din mismo yung masasaktan. Ang puso ng tao kapag nagmamahal tayo, hindi nagpapagod magmahal, pero napapagod na masaktan. Kaya kung ikaw dyan, you feel like gusto mo nang sumuko, or di kaya you really want to give up na sa relationship niyong dalawa because you don't love that person, I hope that you will tell that person honestly. Hindi yung magtatagal ka, magsistay ka, dahil may kailangan ka pa sa kanya. Because if you really love that person, sasabihin mo sa kanya yung totoo. Kahit na masaktan man siya, at least yung sakit hindi na maglalast sa future, or hindi na maglalast sa napakahabang panahon. Because that person also deserves to be loved the way na deserving mo rin mahalin. Hindi lahat na nangiiwan ay hindi nasasaktan. Ito yung trending na line ngayon dahil sa isang movie. Kadalasan, akala kasi natin na yung mga iniiwan lang yung nasasaktan at hindi yung mga nangiiwan. Pero yung hindi natin alam na may rason din yung taong nangiiwan at siya din mismo ay nasasaktan. Alam naman natin kung gaano kahirap na iwan yung taong mahal na mahal natin. Tapos, wala tayong choice, kundi ang ipaubayan na lang siya sa iba. Because you're wishing and praying for the best para sa taong yan. Kahit na ang kapalit nito ay ikaw yung masasaktan. Pero alam mo kung ano yung masakit? It is when that person is living the best life that you wish for. Pero hindi ikaw yung kasama niya. Sobrang sakit lang at bigat sa pakiramdam every time na maalala mong muli yung mga pinagdaanan niyo together. Every time na babalikan mong muli ng mag-isa yung mga lugar na pinupuntahan niyo noon together. You will just look at that person who is now happy with someone else. Yung feeling na kahit hindi na ako, but hanggang ngayon, I always want the best for you. When you love someone, need mo talagang mag-sacrifice para lang sa kasiyahan ng taong mahal mo. Kahit na nga minsan, kapalit nito ay ang kasiyahan mo rin. Remember that you don't have to hold on to pain from the past. Letting go of what hurts may be difficult, but it is possible. Whatever bigat at sakit na nararamdaman mo, you surrender everything to him. Dahil alam niya na hindi mo deserve yung pain. Na one day, you will be genuinely happy. Minsan kasi, masakit at mahirap sundin yung mga bagay na hindi naman talaga natin gusto para sa atin. But take note that God's plan will always prevail. Because kahit na nahihirapan tayo nung una natanggapin, but in the end, everything will be worth it. And you will have fulfillment dahil sa naging desisyon mo. Ganun talaga eh, yung kahit na mahal nyo yung isa't isa, pero kailangan nyo lang talagang tanggapin na hindi kayong dalawa yung itinadhana. Gaano nga ba kahirap yung makikita mo na yung taong pinakaminamahal mo ay may mahal ng iba? The hardest thing to do is to watch someone you love loving someone. It's really hard na magpaubaya. It's really hard na yung taong inaubaya mo, yung taong alam mo na siya yung makakasama mo pag habang buhay, yung taong maraming pinangako sa'yo, yung taong alam na alam mo na hindi ka iiwan, pero minsan kailangan pala nating ipaubaya. Minsan yung taong pinakaminamahal natin, sila pala yung taong iiwan din tayo. Kaya minsan nasasali na rin tayo sa konseptong lahat ng dumadating sa buhay natin ay iiwan rin tayo. Sobrang sakit. Sobrang mapanakit ng pagmamahal, ng pag-ibig. Sobrang mapanakit. And sometimes, you're going to think that it's unfair. Life is not a race na dapat nauuna ka para maging panalo ka. Nahihirapan ka na ba? Hindi alam kung ano ang gagawin dahil yung ibang kabatch mo nauna na.
May mga kanya-kanya ng pinagkakaabalahan, pero ikaw, andyan ka pa rin. Take note na hindi mo kailangang ikumpara kung anong meron ka sa iba. Dapat ang goal mo sa buhay ay hindi ang higitan ng ibang tao, kundi higitan mo ang mga bagay na noon ay nagawa mo. You focus on yourself. Iba kasi ang pakiramdam kapag may fulfillment ka. That feeling na things are getting better because you are a risk taker. Tandaan, hindi mo kalaban ang sinuman. Take note that there is always someone way better than you. Kailangan nating tanggapin na may kahinaan din tayo, na may mga bagay na hindi natin kontrolado, na minsan ay napapagod rin, natatakot, natatalo, at normal lang yan dahil ikaw ay isang tao. May mga bagay talaga na gustong-gusto nating mapasa sa atin pero hindi talaga mapapasa sa atin. Kagaya na lang na may mga bagay na gusto nating abutin pero hindi natin maabot. Na may mga bagay na gusto nating gawin pero hindi natin magawa. And there I've realized na hindi mo kailangang pwersahin yung sarili mo na gawin yung mga bagay na hindi mo naman kaya. Although, it can be an inspiration for you na magpursige, na magsumikap para makamit yung mga bagay na gusto mo. Pero, one thing I've learned in life is that don't be too harsh sa sarili mo. Hindi mo kailangang i-push yung sarili mo para gawin yung mga bagay na hindi mo naman talaga kaya. Minsan kasi mas masasaktan ka lang if hindi mo naabot yung mga bagay na gustong-gusto mo talagang maabot. And that's a sad thing eh. Kumbaga expectation versus reality. If gustong-gusto mo yung isang bagay, gawin mo. Pero kapag nahihirapan ka na, surrender everything to Him. And take note that don't push yourself too hard. Dahil mas lalo ka lang masasaktan. Just go with the flow. Enjoy the ride ng buhay. Time might fly so fast, but take note that you are the pilot of your life. Just enjoy every ride, just enjoy every flight. And there, makikita mo, and you will realize na sobrang ganda pala ng buhay kapag ine-enjoy mo lang yung every moment na to. One more thing also that I've learned in life is that hindi naman talaga parate tayong nananalo eh. Pero sobrang sarap sa pakiramdam kapag alam mo na sa bawat laban mo, hindi ka sumusuko. Kaya sa bawat laban mo, I am here. You can count me as one of your supporters. Dahil naniniwala ako na kaya mo.